Kamusta na kayo dyan? Ilang buwan na ako na hindi ako napag-travel dahil sa pandemic na ating naranasan. Patuloy na bumagsak ang ating ekonomiya, marami na wala ng trabaho, at bumagsak na din ang ating turismo. Bago po ang lahat, meron akong gustong ibahagi sa inyo. Ito ay kwento ng aking naranasan. Iyak na ma-enjoy kayo habang nasa inyong mga tahanan kung papanoorin nyo ang video na ito. Ito ang tatawagin kong personal project, Travel Stories Before COVID-19. Ito ay travel vlog na gusto kong balik-balikan bago mag-COVID-19. Ibabahagi ko ang bawat probinsya na aking napuntahan bago mag-COVID-19. Ang probinsya na mapupuntahan natin ay ang probinsya kung saan matitikman ang masasarap na pagkain dahil may puso sila pagdating sa pagluluto at magaling sila pagdating sa pag-uukit at paggawa ng malalaking parol. Ito ang probinsya na magtatagpuan sa Central Luzon, and that is Pampanga. Ang probinsya na may tatlong syudad at 19 na bayan, naging sentro ito at pinakamalaking ekonomiya ng Central Luzon dahil nandoon ang Angeles City, isa sa mga major cities ng ating bansa, nandoon ang Clark International Airport, maraming malalaking kumpanya, maraming mga opisina, at maraming mga negosyo. Dito sa Angeles City, ituturing the heart of Pampanga dahil sa mga malaking ginampanan nito sa kaysaysayan, dito natin malalaman ang mga importanteng pangyayari sa Pampanga. Nandoon din ang Clark kung saan ginagawang military base ng mga Amerikano noong panahon ng World War II na naging economic zone. Dito din ginanap ang taunang International Hot Air Balloon Festival. Bumisita ako sa kabisera ng Pampanga, ang lungsod ng San Fernando. Kung saan dito ang paggawaan ng mga parol, mas malino ang kanilang lansangan tuwing Pasko. Makikita mo ang hilera ng kanilang ipinaradang mga makukulay at magagandang mga Christmas lights. Ang Pampanga ay hindi lang culinary capital ng ating bansa, kundi ang Christmas capital of Asia. Welcome, Kenny! Eco Park Santa Rita, Pampanga! Woo! Kung gusto nyo maging stress-free, meron dito sa Pampanga ang Eco Park na magtatagpuan sa bayan ng Santa Rita. Malalanghap nyo ang sariwang hangin, samahan nyo na din ang sightseeing ng Mount Arayat. Maraming akong mga kaibigan na Kapampangan, talagang malakas sila mag-usap. Marami ang nami-misinterpret na akala nila ay mayayabang at mabilis uminit ang ulo. Don't get me wrong, Kapampangans are also friendly and hospitable at kilalang may puso sa kanilang pagluluto. Kung bibisita kayo sa Pampanga, hindi mawawala ang food trip. Perfect yung manyaman mo, rakin siya ng first trip. Palaging may handa ang mga Kapampangan kapag okasyon, matitikman nyo din ang masasarap na pagkain ng lutong Kapampangan, siguradong bubusugin kayo. Ang mga Kapampangan ay hindi lang mahilig sa pagluluto, mahilig din sila sa sining. Sa bayan ng Guagua, meron isang lugar kung saan maraming nag-uukit ng mga kahoy dito sa Betis District. Ito ang baluarte ng mga Kapampangan artists pagdating sa wood carving. Dito rin ginagawa ang mga disenyo ng mga furnitures na gawa sa kahoy. Malaki ang kanilang pinaproduce at tunay nga mamenta sila dahil sa pagmalikain ng kanilang disenyo. Kilala ang Betis pagdating sa malaking production ng wood furnitures at malakas ang kanilang industriya ng wood carving. Pampanga is a next potential economy right next to Metro Manila. Mataas sila pagdating sa kanilang turismo at pinakasentro ng komersyo ng Central Luzon. Maraming produkto ang kanilang pinoproduce at mayaman sila sa kanilang kultura at kaysaysayan. Maraming katangian ang mga Kapampangan, patatag sila pagdating sa mga iba't ibang klase ng sakuna. Mahirap intindihin ang kanilang wika, pero gusto kong nanaisin itong matutunan kahit papano nakaintindi ako na onte. Kasalukuyan na sa panuntan ng pandemic, pero pagkatapos nito, sa susunod na pagbisita ko sa probinsya na Pampanga, kakamustahin ko sila at gagawa pa ako ng mga videos tungkol sa kanilang pamumuhay. Naway na may balik sa dati ang kanilang sigla dahil Pampanga is the next booming province in the Philippines after COVID-19. Keep safe everyone and God bless you all.
Kung bago po kayo sa aking YouTube channel ko, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Gideon ko, and click the notification bell.